Hello guys, welcome to my channel. Dito tayo ulit para i-update ko kayo doon sa status nitong aking fiber. At siguro sana hindi ko alam kung ano yung tamang termino, hindi naman ito nagbibigay awang ko kung tips ang tawag. Pero sinishare ko lang itong experience at kung ano pa man yung nangyayari dito sa akin sa fiber gigs ko. So, dun sa mga subscriber, siguro meron dyan mga nagpa-fiber. Konti lang naman kayo. Okay lang naman. Lagi kong sinasabi, okay lang. Kahit konti lang, pero at least kahit fun, kung meron isa man sa inyo na makakuha nitong idea dito sa aking mga ginagawa, alay nyo, magamit nyo. Sana para kahit pa paano kumita din kayo. So, hindi ko na may nasaan din na may makukuha ako dito. Actually, 1 month na mahigit bago ko makukuha. Kaya, sana kayo din. So, doon sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe kayo. Kung hindi naman, kung hindi mo kayo interesado dito sa sinishare ko, tingin nyo wala naman kayo makukuha. So, huwag na rin. Okay lang din naman. Wala namang problema. Kasi ito naman ginagawa ko lang, hindi naman para kumita lang dito sa YouTube. Napakahaba pa para kumita. 25 pa lang yung subscriber. Okay lang kahit 25. Ang importante kung may isa man matuto o may isa man makakuha ng idea. Okay na rin naman. Wala namang problema. Ito yung magigagawa para kahit pa paano, lalo sa panahon ngayon, mahirap mong gumalaw. So, baka dito sa pagpo-fiber ay magkaroon ng interest na pumasok. So, siguro dito sa gig na pinapakita ko, mapadagdag to sa inyo kung hindi naman, okay lang din. May mga gig kayong iba, okay lang din. Tuloy na lang. Ito lang, option lang. Malan nyo gusto nyo pumasok o kumita din kayo. Walang masama. So, dito na lang tayo sa ano, baka mamaya sabihin na namimingwit tayo ng namamalimos. Gusto lang natin mag-share. At baka sa ganitong paraan man lang makatulong tayo sa maliit na paraan. Lahat naman tayo gustong makatulong. Pero ito lang siguro yung isang paraan para makapagbigay ako ng idea doon sa mga gustong pumasok dito sa fiber. So guys, dito kung mapapansin nyo, active orders, wala na akong active orders dito kasi na-delivered ko na lahat ng aking mga drawing dun sa pangalawang client ko dito sa Fiverr. Yung namang una, ongoing pa yung project. So, pero na-deliver ko na yung unang phase ng project. At ngayon, ginagawa pa namin, may mga edit pang ginagawa. Siguro hanggang sa matapos yung project, kasi sabi ko siya, sige okay lang, tuloy-tuloy na lang, parang hindi naman empleyado, pero parang ganun, empleyado na lang nila na hindi na kada drawing lang, tapos babayad sila ulit. So parang hanggang matapos na yung project, tulungan ko na lang sila na matapos yung project. Doon sa pangalawa, which is yung malaking amount naman yung kanilang ibabayad. So, okay lang. So, kalahati pa lang halos yung nababayad nila. So, para ma-update kayo, tingnan natin siguro yung aking gig dun sa pangalawa. Punta lang muna ako dito guys sa profile para mapakita ko sa inyo. Ilang oras pa? 9:40. So, bilisan ko na lang para hindi masyadong mahaba. Ayan, kung makikita nyo guys, meron na ako dito ang dalawang review. Dati isa lang. Kasi nagbigay na rin ng review yung pangalawa. Tapos, makikita nyo, meron ako dito ang gig na ginawa. Ito, one. Ito kay Mamba. Ito, all up man, video, photo editing, blah, blah. So, 6. Tapos, isa lang. Ito dati, bestseller nakalagay. Wala naman akong client doon. So, nandito na siya, bestseller, yung aking may dalawang client na nakuha. So, I will design signage and wayfinding. Buksan natin to guys, para mapakita natin.
mabilis lang kung hindi natin nabaan. Yan, ito napakita ko na ng mga nakalipas na video kung para kung gusto nyo makita yung mga paluano dyan na panoodin nyo na lang. Kung hindi naman kayo interesado, okay lang din. Huwag na kayo mag-aksay ng panahon. Ayan, ay, dalawang review. Tapos baba tayo dito na paluano na ito. Yan, ito na guys yung ano yung mga reviews ko. Sa dalawa na yung aking client dito. So, ito yung una dito sa baba. Tapos ito yung pangalawa. So, nagbigay na din siya ng 5-star rating at sabi niya ang kanyang feedback is definitely one of the best I have ever worked. Siguro, kaya niya sabi, maganda naman yung aking service sa kanya. Although, hindi naman mamaya papakita ko sa inyo kung ano. Siguro, na-appreciate lang niya yung ginawa ko. So, kaya nagbigay siya ng magandang feedback at magandang rating. So, yan. Tapos, nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, yan. Pakitin. Tapos, guys, balik ako para lang mapakita natin lahat. Yan. Ito pala yung video. Ito din pala. O, yan yung ano. So, nagbigay siya ng rating. Tapos, ang isa sa gusto kong ipakita dito para ito ulitin ko ulit para lang maintindihan mabuti. Baka kasi mamaya misinterpret ng iba. Ginagawa lang natin to para i-share ko lang to para mas mabigyan lang kayo ng option. Hindi ko sinasabi nakikita kayo dito, pero pag-aralan nyo, tingin nyo mabuti, malay nyo kung sa tingin nyo kayong gawin, tingin nyo kikita naman kayo. So, nasa inyo kung gusto nyo pumasok dito sa aking ginagawang gig na to. Kasi ako na po, kaya makikita naman dito. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong kahalagahan, bakit ko gustong ituro. Hindi lang para ito, YouTube. Oh, sino bang ayaw kumita? Lahat naman tayo gustong kumita. Gumagawa lang tayo ng ibang kaparaanan para kumita tayo. Ako, hindi ko sinasabi. Pokrito naman kung sabihin ko na hindi gustong kumita dito sa YouTube. At marami din naman na gustong kumita dito sa YouTube. So, malayo pa guys para sabihin natin 25 pa lang pero okay ang subscriber pero okay lang kasi ang purpose talaga nito is sa ganitong paraan man lang makatulong ako. Lahat naman tayo gustong tumulong, iba-iba lang yung paraan, hindi lang naman kayo. Ayan, tapos tingnan natin kung bakit mahalaga. Ano yung isa sa mahalaga na nakita ko, bakit ko kayo in-encourage na pumasok dito sa gig na ito? Awan ko kung tama, hindi ko sure kung tama yung aking naisip. Depende na yun sa judgment nyo kung tama ba itong sinasabi ko. Baka mamaya, panino iba, mali. Hindi naman ganon, hindi naman ganyan. So, pakita ko lang kung ano yung nasa isip ko. Punta tayo dito sa Switch to Buy. Ipat lang tayo guys ha. Hintay lang tayo. Medyo mabagal kasi yung aking computer. So, dito. Ayan. Makikita natin. Switch to Buy tayo. Pag nag-switch tayo, hindi ka lang kung tama, tatayo tayo bilang isang buyer. So, dito maghahanap tayo ng mga services kung saan yung ating mga gustong ipagawa. Buying tayo ha. Gusto ko lang pakita to. Halimbawa, ang gusto nating makita, pagawa is pagawa ng poster o photo editing. O poster na lang marami. Click ko yung poster o search nyo yung poster, halimbawa. Ayan, pag kinlik natin yon, makikita natin dyan. Huwag ko baka mabagal itong laptop, baka hindi pa na-upload yun sa screen. Makikita natin dyan, ito, yan. Baba ko ha. Yan. Baba natin. Intay lang guys, gusto ko lang ito para kahit pa paano maunawaan nyo kung ano yung aking pinupunto dito. Yan, makikita natin dito sa baba. Dito, sa baba, ito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ko lang ang tag page ba to. Oh, 10 page.
Ayan, click natin yung 10. Ayan, hintay lang. Ayan, pag click natin yung 10, lalabas pa dyan yung mga ibang mga designer na gumagawa ng poster at kung ano-ano pa man design. So, baba tayo ha. Umaten. So, kung i-click natin 10, may lubas hanggang 14. So, click natin ulit. Hintay lang guys, ano lang, this lang konti. At ito talaga yung pinakang idea nung ano, nung aking pinupunto. Oo ha, ito, ano lang, ito ko lang magbigay, mag-share. Malay nyo may mapulot kayo, kung wala naman, okay lang din, as inyo. Hindi mo para sa akin ito. Yan, 14. Kung na-click yung 14, may lumabas ulit 18. Click natin ulit yung 18. 18. Yan. Okay, baka mabagal yung recording. Pero at least kinlink natin yung 18. Pag kinlink natin yung 18, baba ko ulit. Hintay lang guys. At least lang konti para lang mas maunawa natin yung aking pinupunto. Ayan. Hintay lang tayo para hindi umaba masyado. Pakilig natin 18, may lowest pa mga 22. Hindi ko lang pakilig pala 22 kung may lalabas mo ulit. So, tanda nyo ha. So, ibig sabihin, ganyan karami yung gumagawa itong mga design na to. Poster at yung mga paman. Ito pa. Punta tayo doon sa gig na ginagawa ko. Ginagawa ko guys is signage. So, type natin, search natin signage. Ito ha, di ko alam ha, ulitin ko. Hindi ko alam kung ano, tama ba itong aking, pero tingin ko naman tama yung aking, gusto ko lang naman pinapakita yung comparison. Signage. Yan. Ito, signage. Yan, makikita nyo, ayan, may mga gawa. Ito yung aking guys ha, ayan, ngayon nakikita ko na siya dati. Dati ito, pag nag-search ako ng signages, nasa ika-apat, ika-limang page siguro, nakikita ko yung aking gig. So ngayon, nakikita ko, siguro gawa ng ratings. Kaya nakikita ko na siya dito sa first page. Minsan nasa dito sa unahan, minsan nasa baba. So ngayon, nandito siya, ika 1, 2, 3, 4, 5, ika-anim. So baba natin guys, para mas makita nyo yung pinupunto ko ha. Ito, ulitin ko ha, baka kung may mga termino man ako nagagamit, huwag nyo nang pansinin, yun na lang punto ang ating na natin kasi baka mamaya mapuna misleading o kung ano pa man. So, huwag natin tingnan yun, yun lang pinupunto ko dito kasi hindi makasanayin ko alam yung mga termino yung kailangan gamitin dito. So, ngayon natin dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Click natin yung 6 kung may lalabas pa. Baba natin. Click ko na yung 6. Baba natin ulit. Wait lang guys ha. Medyo mabagal kasi yung ano. Yung computer. Yan. Click natin yung 6. Nung click ko yung 6 guys, wala nang lumabas. Ibig sabihin nito, sa akin lang to ha. Sa akin lang ang pag-aanalisa. Awan ko yung iba kasi hindi naman tayo kasing galing ng iba. 6. So, sa madalit salita guys, sa akin lang itong pag-aanalisa. Doon sa poster making, napakarami ng ating kompetensya. Hindi ko alam kung tama ang aking sinasabi. Pero tingin ko, yun yung aking napapansin. Kung pasok tayo dito sa gig sa signages, ibig sabihin, konti lang yung ating kakompetensya. Yun. Ano yung maganda dito? Kaya ko pinapakita, kaya ko sinishare, kaya ko sinasabi na aral kayo ng Adobe Illustrator, Corel Draw, the power program. Kasi ito kalimita yung ginagamit namin. Tawa ko kung may iba pa na pwede ha. Kalimita ginagamit namin kung dating dito sa mga sentences. So walang problema. Kung may Photoshop ginagamit, hindi ko lang kasi sure yung Photoshop is na-convert as outline o nagiging vector file siya. Kasi kung
kung hindi siya vector, ang signage kasi is kinakailangan natin ng vector para makat sa machining. So yun yung pinaka-importante. So kaya ako inaano sa inyo, binibigay sa inyo itong video na to, sinishare ko sa inyo para at least meron kayong iba pang option na pwede nyo gawin sa inyong mga gig. Hindi ko sinasabi na huwag nyo iwanan nyo na yung ginagawa nyo pang gig nyo, editing ng kung ano ba mang picture o kung product editing man yan o kung ano. Hindi. Akin, ito dagdag lang, makapwede nyo, gusto nyo pasukin, gawa kayo din kayo ng gig. At siguro kikita din kayo kung kukuha din kayo ng client. So, hindi ko sinasabing kikita kayo ha, pero kung may client kayo makukuha, siguro kikita din kayo. So, sa madalit salita guys, kunti lang kasi yung kompetensya natin dito. Pero, alam nyo ha, kung ako lang ha, tingnan nyo lang mabuti. Kung ako lang, sarili ko lang isipin ko dito, hindi ko na ito papakita sa inyo. Bakit? Kasi kung pakita ko sa inyo, matuto pa kayo nito. Kasama pa kayo sa kompetensya ko dito sa paggawa nitong signages, dagdag pa kayo sa mga kakalaban dito sa kompetensya. Pero kaya ako binibigay ito sa inyo kasi ito lang yung alam kong paraan. Ito lang yung aking pwedeng magawang tulong doon sa mga gustong pumasok sa mga ganitong klase ng trabaho. So, hindi naman tayo nagpapakabayan eh. Sabi siguro ng iba, gusto lang natin kumita sa YouTube. Yes, tama. Sino bang ayaw kumita? Wala namang masama siguro kung kumita tayo dito sa YouTube. Diba? So, walang ganun na mimingwit o kung ano pa man. Na tayo gusto natin kumita, gumagawa lang tayong ibang kaparaanan. Ako lang, sinishare ko to, malay nyo, kayo gusto nyo, pumasok kayo dito, kung matuto kayo, at kumita kayo, hindi salamat, mabuti, maganda. At least kahit paano kung nagka-interest kayong pumasok dito sa team na ito dahil din sa dito. So, malaking salamat sa akin. Kasi yun naman talaga ang sa purpose ko kung bakit ginagawa itong mga video na to. Okay. So yan, siguro malinaw guys sa inyo, lalo sa mga Fiverr, malinaw kung ano pinupunto ko. Wala nang ibang layunin. So, nasa inyo, judgment kung gusto nyo pasukin o hindi. Kayo yung magdidesisyon. Choice nyo yan. Hindi ko hawak kung ano yung magiging desisyon nyo. Malaya ang bawat isang desisyon. Ayun, balik tayo. Gusto ko lang ipakita guys ano ba yung ginawa ko doon sa ating client para kahit pa paano maintindi kayo. Madali bang gawin? Mahirap pa siyang gawin? O ano? Balik tayo ulit. Balikan ko ulit na kasi baka malampasan ko, baka makalimutan ko. Nasaan ba siya? Alam. Tingnan natin dito sa client kung pangalawa. Pakita ko lang kung ano yung ginawa. Tapos kung ano. Ito guys, ito yung ating yung pangalawang client ko to ha. So bale, 6 na pages yung ginawa ko. 4 na option ng drawing yung ginawa ko. Pero ang in-order niya kasi is 1, dapat ito 4. So sa madaling salita, kung basic siya, 20 ang isa, so dapat $80 siya. Tapos sabi niya gusto niyang makuha yung drawing the next day. So actually mali pa nga yung sinan niya sa aking mga file. Ano nangyari niyan? Yung oras ng kailangan na niya, tsaka pa lang niya nasend yung file na tama. So tinrabaho ko pa siya mga 2 oras bago ko nasend sa kanya. So wala naman delay kasi yung basic ko is 4 days. Pero gusto niyang makuha, dapat magbabayad siya ng additional $50 para dun sa fast delivery. Pero sabi niya, out of budget siya kasi hindi niya siguro nabasa yung packages. So sabi ko sa kanya, okay lang kung out of budget yan kasi ayoko nang mawala yung client. Okay, bigay ko na lang sa iyo kung magkano lang yung budget mo dito para lang hindi mawala yung client. So sa madalit salita, nagbayad siya ng $20. Pero the next day, sabi niya, sige, bigyan na lang kita ng extra para, hindi pala. Ang sabi niya, sige, dagdagan ko ng 30 para dyan sa ginawa mong drawing.
pero babayaran niya sa susunod na mga project kasi ang maganda. Kaya ayoko mo wala itong client nito, sabi niya kung at least bibigyan niya ako ng mga 10 projects every 2 weeks. So sa isang buwan, meron akong 20 projects sa kanya. So sabi ko, sige okay lang, pag-usapan na lang natin yung susunod na project. Pero yun nga, the next day, nagbigay siya ng tip na $25. So 20 plus 25, nagpumayag na yun dito, naging $45 siya. Pero ito lang ko, you earn 36. Hindi ko lang kung ano ibig sabihin yan, hindi ko makabisado sa Fiverr. So yan guys, so nagpasalamat sa kanya, hagdo salamat sa binigay niya ng tip. Siguro, ano lang, nagpalubag loob siya na dagdagan. So pasalamat naman ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, yan, sabi ko, thank you for the tips, blah blah blah. Napakitin kung hindi nakasulat dito. Kasi meron akong mga, bago ko pa gawin itong Fiverr, meron akong mga plano. Which, ang maganda nito, sinama ko yung aking mga plano para dito sa mga gusto kong gawin. So siguro pagtagal makikita niyo kung ano ibig sabihin itong nakasulat dito. So guys, ito, pakita ko lang kung ano yung ginawa ko sa kanya para at least may idea kayo, kaya nyo bang pasukin, kaya nyo bang gawin itong trabaho ito. Ito, walang kung ano-ano ha, dun sa mga ano lang to. Sa inyo naman, kung gusto nyo pasukin, kung ayaw nyo naman, okay lang din. Yan, open lang natin guys. Ha, may idea kayo kung ano yung ginawa ko. Baba na yata. Okay. Huwag ko nalambas na dyan sa screen nyo. Medyo mabagal kasi itong recording. Ayan, tagalan ko lang konti. Ayan, siguro lumabas na dyan. Ito. Ayan, tingnan nyo guys. Kung makikita nyo, ito. Ayan, logo. Standard of Excellence Education Training Center. Ito guys, provided ng client. Hindi akong gumawa nyan. Yung client na akong gumawa, pinigay sa akin. Tapos niya, nagbigay lang siya ng mga measurement. Ito kung makikita nyo, itong parang bluish acrylic siya yung materials niya ang gusto niya gamitin. So kung wala akong drawing, wala akong ito rectangle shape na to, nilagay ko lang yung logo na pinrovide niya. Pagkatapos nun, pinakita ko lang dito, makikita nyo, may side view, front view. Ito kasi architectural science yung tawag namin dito. Hindi ko alam kung yun yung tamang tawag, pero yun yung aming ginagamit na tawag sa mga ganitong klase ito. So, pinakita ko lang dito, side view. Tapos yun guys, nag-provide siya ng images kung saan ilalagay yung signage na gagawin. Ito, nilinis ko lang yung wall niya kasi may mga dumi o mga nakalagay. Hindi ko siya ginawa sa Photoshop, Illustrator lang, napakabilis lang. Tapos itong mga switch na ito, kinilipin mask ko lang, pinex ko dito. Tapos nilagay ko, sinuperimpose ko yung aking ginawa ito. So ganun lang kabilis yung ginawa. Pangalawa, ito, pangalawang option, yun lang din, yung kanyang logo, tinanggal ko lang yung kanyang acrylic base kasi gusto niya ng isa pang option, cut out letters lang. So, ito lang, tanggal ko lang, tapos binago ko lang size para medyo lumaki kasi hindi naman kailangan niya ng base. Tapos, pinakita ko lang, side view ulit. Tapos, yun lang din, sinuperimpose ko, same picture, same drawing. Nilagay ko lang dito yung kanyang logo. So, yun lang, ganun ka best. Tapos, ito yung pangalawang option, parehas lang din siya yung drawing. Iba lang yung size niya, mas malaki. Kasi, iba na yung wall na pagkakapitan. Siguro, same building, pero ibang location. Tapos yan, ganun lang din yung proseso. Nilagay ko lang din dito yung aking ginawang drawing. Inedit ko lang yung konti itong picture niya para medyo malinis. Tinanggal ko yung mga dumi, lamesa, oven, saka mga pintura dyan. Kasi hindi naman siya madali, kinrap ko lang yung wall na itong part na to nung wall, kinrap ko lang tapos in-extend ko lang pababa para matakpan yung kanyang mga kalat doon sa lamesa. So, yun. Tapos yun, pangalawang option, ganun din, cut out lettering lang, iniba ko lang yung size, mas pinalaki ko kasi wala na siyang base na acrylic. Tapos yun, sinuperimpose ko lang. So, ganun lang kadali guys yung ginawa dito sa project na to. Hindi siya mahirap gawin. Siguro sa umpisa, yung mga gustong pumasok, sa umpisa, medyo mahirap. Wala namang madaling nag-umpisa. Lahat naman pinaghihirapan. So,
Pero pag natuto kayo, ganun lang kadali yung trabaho dito sa mga side desk. So, pwede nyong gawin to, guys. Ulitin ko, hindi ko sinasabing iwanan nyo yung ginagawa din, poster design, photo editing, product editing. So, tuloy nyo lang yon. Ito lang, pinapakita ko, isang option, gawin yung gig. At kung mga interesado kayong matuto dito sa ginagawa ko, dito sa gig na to, so, comment lang kayo dyan sa baba. Kung ayaw nyo naman dito sa channel ko na matuto kayo, hanap kayo ng ibang YouTube channel na pwede nyo matutunan kung paano gamit ang Illustrator, kung paano gamit gumawa ng mga signages. So, mag-research lang kayo, pag-aralan nyo para discard kung paano matutunan nyo to. So, isang option lang to. At ayoko naman, huwag na natin isipin yung mga ano, ako lang mga ganun na gusto lang pumita sa iba. Wala pong ganun. Ano lang. Nag-share lang tayo para kahit paano bigyan tayo yung option na pwede nyo pang pagkakitaan. So, dun sa mga interesado, comment kayo dyan. Tapos, interesado kayo, gusto nyo matuto, isa lang, isa man kayo, okay lang din, tuturuan kayo. Kasi, yun lang yung ating gusto mangyari dito. Pagbigay ng tulong sa ganitong paraan at wala namang iba kung ano pa man. So guys, kung mga interesado kayo, comment lang kayo dyan sa baba. At try ko. May mga ginawa akong mga naunang tutorial sa Adobe Illustrator pero hindi ganun ka... Medyo magulo siguro, hindi ganun kaayos. Pero kung may mga interesado, turo ako, Illustrator, saka yung Corel Draw. So comment lang kayo kung interesado kayo. Turo ko sa inyo kung paano ko ito ginagawa. Kasi baka sabihin, ano, gusto lang kumita sa ano, yan, hindi ganun. Sino nga bang ayaw at gusto? Magawa lang tayo ng kaparaan na pwede natin. Pero at least ito, kahit paano, kung matuto kayo, hindi natutunan kayo doon sa ginagawa. Walang masamang bagay dito. Lahat tayo tutulungan lang. Kung ano yung pwede natin ibigay, share sa kapwa. So, ito lang kasimple. Walang mga marami kung anong mga ganon. So guys, yun. Sinishare ko lang. Kung gusto nyo matuto, ako kung may nakalimutan pa ako, sana wala na. Pero at least kahit pa paano sana, may nakuha kayong idea, may kayong napadagdag. Wala man, okay lang. Kung interesado kayo dito sa gig ko, comment lang din kayo dyan sa baba. Malay nyo makapagbigay ko. Pero try kong makapagbigay. Baka sabihin naman ang gusto lang natin kumita dito sa YouTube. Yes, totoo yun. Pero kahit pa paano, makakapagbigay balik naman tayo. Lahat naman tayo, kayo din. Iba lang tayo ng kaparaan. So, yun muna guys, at hanggang dito muna at putulin muna natin dito kasi yun ang masyadong mahaba. Basta kung hindi pa nagsasubscribe at sa tingin nyo mayroong kayong makukuha dito, subscribe kayo. Kung sa tingin nyo naman wala, okay lang din. Malaya kayong pumili o malaya kayong decide. So, pansamantala putulin mo natin guys, sana wala akong kalimutan para at least may makuha kayong idea. So, siguro update ulit ako doon sa mga gagawin ko pa kung may papasok mga project. So, update ko lang para at least kahit pa paano tuloy-tuloy tayo dito. At kung yung mga update ko man, kung anong tawag dito, promotion ba to o anong hindi. Eh kung ganun pa man, walang problema kung anong tawag dito. Tapos, ang importante kung napanood nyo to at may nakuha kayo na makakatulong sa inyo, hindi maganda. Kaya kung wala naman, hindi wala na, mawawala sa inyo. Ito lang. Sige na guys, at doon na lang tayo sa mga